customer, pumunta siya dito. Nung sinabi sa amin magpa-build ng D-Max, medyo naging challenge sa amin. Kasi it's not the usual for us na mag-build ng D-Max. With the help of the customer and yung team namin, naisipan namin na ganito yung build. Sobrang pinag-aralan namin yung build na to. Pinag-usapan namin, linaan namin talaga. Perfect match doon sa total build. Okay, let's start with the bumpers. We installed the MCC rocker bar. Actually, itong bumper na to sobrang... Ito yung unang bumper na in-install namin. Hanggang ngayon, sobrang ganda pa rin. Ini-install pa rin ng karamihan. Tsaka, makikita nyo naman guys, sobrang may konting improvement lang siya. Nag-improve siya ng dating round light. Ngayon, naging tube light na. Yun. Tapos, ang kagandahan nito is airbag compatible din. Isa Australian approved bumper na hindi siya basta ginagawa lang na bumper para sa loops. It's also give us the additional protection. It's a winch capable. We installed the come-up winch Vigor series in 12,000 pounds synthetic rope. Of course, hindi makukompleto yung winch natin kung hindi tayo nag-upgrade ng ultra hope factor 55. Yan. Sobrang useful itong factor 55 na ultra hope in gunmetal color para at least maging aggressive lalo yung bumper at saka yung useful ng bumper. Nag-upgrade natin na rin yung lights. Nag-upgrade tayo ng rigid SRL. Ito yung isa sa mga magagandang lights ni rigid. Naglabas siya ng SAE. SAE guys, kung di nyo alam, ito yung approved sa US na is strict legal. So yung lights niya, yung level of light, sakto lang, hindi siya nakakasilaw. Then, good thing with this SRL, ang ganda ng halo niya, yung backlights niya. This one is a white halo backlight. Tapos yung lights niya, pag in-on mo, white din. Then, to match the SRL, mag-upgrade din tayo ng rigid D-series SAE. It's a dual cube light. May sariling switch din yan, so anytime you can use it. Of course, we installed the GME short antenna. Itong antenna nagiging guide na to eh. Pero useful siya. Once you have the two-way radio, pwede natin i-connect to. To give more frequency. With this grey, we don't have much upgrade. Pero nirepaint natin siya sa matte black para mag-match naman doon sa color ng body and the bumper. For the headlight, in-upgrade natin siya ng dual projector light with the halo para mag-match lang dun sa body tsaka hindi naman siya maiwan. For the suspension, we did install the propeller 8-way with canisters together with the key progressive coil spring with the specific load rating. Then, syempre nag-install na tayo ng shocks and spring. Nag-upgrade na rin tayo ng propeller UCA. At ano ba yung advantage ng propeller UCA? Usually, once we upgrade the suspension, kailangan natin naging mag-upgrade ng UCA para hindi siya stress yung arm. At the same time, pag sa highway, yung steering vibration malalesen natin at saka yung feeling mo sa steering wheel, hindi siya yung sobrang bigat. At saka additional na rin yan, pag nag-offroad, yung clearance niya dun sa suspension, mas malaki. To get a chunkier and thicker tires, we did install ito yung bago natin, the KMC XT tank. This is a true forged wheels. Ito yung may bidla. And then paired with a needle trail 295-70-17. One of the toughest tires and a reliable tire. And the advantage kasi ni bidlocks is you can go low on PSI yung hangin kahit babaan mo. Especially pag may mga nasa trail ka, may nag-forlow ka o may rock crawling. Pwede mo ibaba yung down air mo. Pero at least with the bidlock, the advantage of it, hindi ihiwala yung goma kasi nakaipit sa dito, nakatornilyo sa between the wheels and the ring. At doon nakaipit yung goma, so hindi siya ihiwala. And then, to match sa labas, kung napapansin nyo, nilagyan natin siya ng EGR players, pero para to get a cleaner look, binody color natin. Actually, ito yung isa sa mga paborito natin eh. Binabody color talaga natin yung players para malinis lang and to get a wider look ng sasakyan. And then, of course, sa pari snorkel para sa paghinga ng sasakyan, especially kung may mga river crossing tayo.
kahit medyo malalim na yung tubig, nakakahinga pa rin, hindi nadulunod yung sasakyan. Hindi siya namamatay yung akin. Then, ito yung mga challenges na we want to experiment that hindi lang sa usual bolt-on. This is a rigid reflex side mirror. We usually use this for jeeps and mga ATV. Pero, kinustomize natin, we planned it well. Actually, si Ken talaga and the owner, head-to-head planning sila dito. Kami ni Charles and the crew, we support them kung ano yung mas napag-uusapan nila. And then, they said, let's try the reflect. And then, nung nag-usap-usap, kaya naman, and it's so good. It looks really good. Even the mirror vision niya, hindi lang kasi yung itsura eh. Dapat functional pa rin yung vision mo when driving, para at least safe. So yun, rigid reflect, pinagkasya natin dito sa 2015 D-Max RS. Yun, and then a small detail, yung mga ibang two-tone parts niya, ginawa na rin lang yung body color, like this handles, and other little parts. Of course, most of our builds has this. One of our best sellers, the Hammer OBD power board, na tatlo yung paa at saka hindi, wala na siyang delays or mas mataas yung quality. And then since I opened the door na, let's talk about the interior. Yeah guys, medyo challenging din yung pag-build ng interior since it's an 2016 D-Max. The usual is a two-tone interior, pero nag-request yung client na gusto niya mag-match lahat. Slack tayo ng ceiling, then the rear pillar, then the dashboard is already a black. Then we installed the sound setup. We have the vocal three-way, the subwoofer, and the amplifier. Then we also have the Kenwood. Sobrang clarity lang yung sound setup na to. Perfect na perfect dun sa requirement ng client na gusto niya habang nagdi-drive. Maganda yung pinakakigit niya na sounds. Also, we don't have the upgrade for the steering wheel, but nire-up na lang natin siya in gen wheel leather. Para at least hindi naman siya maiwan dun sa setup ng seats natin. Itong inuupuan ko ngayon, yung seats na to, sobrang comfy, yung sleek design niya nandun pa rin. This one is another model of Recaro, pero limited to. Sa special feature ng upuan na to, yung meron siyang heater. And so, if you feel cold sa sasakyan, pwede mo yun yung heater, lalo ng pag long drive, mas mare-relax ka lalo. Tsaka, additional, yung seats is na-adjust pa rin natin. Then the height, perfect lang talaga siya. So, hindi siya mababa, hindi siya sobrang taas. And good thing, mare-recline pa rin. Yan. Then, to match the Recaro seats, in-upgrade natin na rin yung back seat. Minatch natin dun sa front Recaro natin, pero hindi siya sobrang kuwang-kuwa, pero similar na rin siya sa design. Makikita niyo yung design ng backseat, sobrang sleek niya, sobrang ganda, and the height, perfect na perfect dun sa D-Max, sporty look. Grabe, grabe yung upuan na to. Isang limited edition na Recaro. Then yun, nag-upgrade na rin tayo ng lights para at least yung loob. Makita natin yung details talaga. Then we also installed the deep dish matting. It's a digital fit sa D-Max. It's an all-weather matting. Yan, sobrang ganda lang. All black, black and red combination sa interior. The good sound quality. All the way vocal and Kenwood head unit. So dito naman sa roof upgrade natin, we installed the front runner slim wrap. Sobrang slim lang siya, tsaka durable, up to 300 kgs to, kayang-kaya. And it's an aluminum rack. Yan, sobrang sleek lang, then madaling linisin yung roof. Tapos nag-install na rin tayo ng one of the best seller natin na rigid adapt in 40 in. Together with the OEM bracket ng front runner para sa 4 inches, 40 inches na LED bar. Then with this roof rack guys, marami siyang pwedeng lagay accessories eh. Pwede maglagay ng roof tent, then yung box, and awning tent, tsaka yung iba pang additional accessories ni Brandon.
Of course, to match the front bumper and the rear bumper, we also installed the MCC power bar in low. Actually guys, ang ganda ng roll bar natin. Isa siya sa mga hindi napapansin na roll bar. Pero kung ano ka piliin, isa sa mga personal favorite namin ito. Look lang siya, tapos yung haba niya, hindi ganun kahaba. The height, the finish, sobrang ganda. Tsaka yung isang maganda dito, kaya siya tinawag power bar kasi pwede natin lagyan ng winch. Actually, kung makikita mo itong likod na ito, you can put winch, I think 3,500 up to 5,000 lbs para dun sa mga pwede mong hilahin sa likod o kaya kung nagkakarga na ng motor, ATV, pwede mo siya magamit. And you know its quality because you know it's MCC. Yes. Alam naman natin pag MCC ang gumawa, yan quality yan. At saka ang kagandahan nito, dun sa mga ayong magbutas sa bed, gustong bolt-on, ito, naka-clip-on lang to sa bed natin. No need for drilling. Except, kung maglalagay ka ng roller lid, doon na tayo mag-a-adjust na kailangan na i-drill. Kasi ito, hindi siya drill nail dahil wala tayong roller lid nilagay. And since wala na tayong mahanap na bed liner for this one, for this model, ang ginawa natin, nag-repaint na lang tayo ng Raptor paint. Hindi lang itong side, buong bed. So ito, papakita namin sa inyo. Actually, napaganda pa eh. Napaganda dahil pa. Dahil wala siyang bed cover, mas upgraded pa eh. Kasi ni-Raptor paint na natin siya po. So mas durable, mas reliable, panggera. Saka mas maganda tingnan. Mm-hmm. Mas malinis tingnan. Kasi usually yung bed liner, pag tumatagal na medyo namumuti, lumalambot na siya. Then, unang problem ng owner is yung sobrang bigat doon ng bed. Tapos parang naalala ko may inalagay pang lock dito. Yes. Pero ngayon, inayos natin, sobrang gaan na. Pag binababaan mo, may assist na rin siya. Naglagay tayo nung pro-lip tailgate assist. With the rear bumper, we installed the rocker rear, MCC rocker rear. Wouldn't we complete without the charms? Factor 55 each lane. Siyempre. And pin lock. Karamihan kasi yung problema, mabilis manakaw. But with this one, in order pa rin natin talaga siya ng factor 55, at least may sariling susi. Little item kasi yung bilis nakawin. That is, ito, longer. Yun, exhaust system, meron din tayo HKS, no? Yes, HKS exhaust system, Legamax. So carbon kit, tapos bolt-on lang siya, cutback. Hindi ka mamroblema na mababawasan yung power tsaka hindi siya ganun kaingay pero yung power niya talagang ano. Then yung rear suspension naman natin also a propeller 8-way with canister and adjustable din yung damping niya tsaka additional info for the suspension is a lifetime rebuildable. So after the warranty hindi kayo mangamba na itatapon na yung suspension. Pwede natin i-reveal kung may masira man, oil leak, or something. And, molly rin ito, nagpalit tayo ng top dog. Yeah. Lip spring. Top dog lip spring. Behind the grill is our newest and an instant bestseller product, which is the general all-weather base horn. We did install 3 sets on this one. Actually, it's our regular standard 3 sets lagi. So that's it guys. I hope you enjoy the video. Ay sana na gusto niyo yung build. Any comments, please type it down. Tapos kung ano yung mga requests niyo, hopefully we can do it. And also, don't forget to subscribe on our YouTube channel and please ring that bell button para mas updated kayo sa weekly uploads namin. And please do comment and we'll read all the comments. Guys, we are proud to present to you a fully transformed 2015 Isuzu D-Max Project